Very good. So balikan natin yung fillet. Kasi yung fillet, ay nako, napakahaba o napakalawak ang ating dapat na pag-aralan dyan. Pero kapag nalaman na natin yung fillet, applicable siya sa kahit anong klase ng welding. Halimbawa, groove, square, single G, W, oh, di ba? Double B, B, lahat, mamaya. So fillet muna para hindi tayo magtaka, okay? So ngayon, yung tipo ng welding sa fillet, ano tayo tinatawag na intermittent welding pala. Intermittent fillet weld. Yeah. Okay, kuha na. Ano naman itong tinatawag nating intermittent fillet weld? Intermittent fillet weld. Ito yung pag-welding na kung saan merong pitch o merong interval. Hindi siya continuous welding. Halimbawa ito. Ito ay plate. Plate o plate na merong cross-sectional shape dyan. So, halimbawa ito. Dito, kung tingnan natin to, naka-ano to, naka-top view. Anong tawag? Top view. Ang side view niya, ganito, yung letter T kanina, kasi T-joint pa tayo, di ba? Kung titingnan mo siya sa ibabaw, ganito makikita mo. Tama ba? Tama, hindi. Sagot. Yun, very good, kaibigan. Di ba? So, naka-top view siya. Naka-top view. Ayan yan. Ang sinabi niya dito, intermittent fillet weld. Bakit intermittent? May welding pero hindi continuous. Merong interval o merong pitch o merong gap. Kuha niyo? Hindi siya tacking pero naka, para siyang naka-full weld na hindi buo. Parang may gap. Okay, kuha niyo. Okay, explain natin. Ito yung side view, ha? Para naman maunawaan niyo. Kaya ko diniscuss kanina yung 6 types of views para maintindihan nyo yung drawing natin. Okay? Now, so sa intermittent fillet weld, halimbawa, meron tayong, okay, isin ko muna ito kasi maliit yung whiteboard natin. Basta intermittent fillet weld dyan, ha. Lahat na sinusulat ko dito, yung armas natin, ready nyo dyan. Ha? Ballpen at papel ba? Okay, halimbawa ito. Yun, fillet yan, ha. Fillet yan. Okay. So ngayon, meron nakalagay dito na 1/2. Tapos, kanina, napag-aralan natin ito, di ba? Kapag yung numero o sukat ay nasa unahan ng fillet weld, unahan na, lagyan yung tandaan dito sa araw, ganyan. Unahan ang tawag dyan. Pag malapit sa buntot, ay hindi pa natin na-discuss, pero ngayon, lagyan na natin. Okay. May nakalagay dyan 8/12. Okay, di ba? 8/12. Hindi yan sure 3 sa baka mintinin nyo. Kuha niya? Kuha! Okay, very good. So, 1/2 at saka 12. Ngayon, alam na natin to kung ano to. Di ba? Ito yung gaano kalapad, kalaki ang i-welding natin. So, ibig sabihin dito, 1/2, 1/2 yung thickness ng titirahin natin. Halimbawa ito. Tumira na tayo. Tapos, sinabi natin, intermittent fillet weld, di ba? So, may gap. Halimbawa ito. Tira din dyan. Tapos, tira din dyan. So, yan yung gap. Okay, ngayon. Itong lapad na ito, ito yung tinatawag natin na 1/2. Eh, syempre, nakatap view tayo, di ba? Halimbawa, ito. Yan. Ito yung 1/2. Nakaside view to. 1/2. Ito, nakita nyo. Okay. Di ba? Mapifigure out nyo ba ka-certified? Okay, kung na-figure out nyo, very good. Sa mga hindi pa, mamaya, ha? Review nyo yung video. Ngayon, so dahil ang 1/2 ay yung lapad ng deposit weld natin, so ano naman itong 8/12? Kasi nga, sinabi, intermittent fillet weld, ito yung pag-welding ng hindi continuous, ibig sabihin, merong pitch or interval, merong karampatang sukat. Halimbawa ito, 8. So, ibig sabihin ng 8, ito. From here to here. Dito, isa, dito, tsaka dito. Kaya, halimbawa, ito ay 8 inches. 8 inches. Ito ay 1/2 inch, ito ay 8 yung dalawang ganyan, inches yan na, inches yan. Sign niya ng inches. Okay. Sulat nyo, ka-certified, para din nyo malimutan. Okay. Now, so ibig sabihin, kasi merong pitch. O pag sinabi natin pitch, siyempre, magkasing sukat yun. O, halimbawa, ito 8, ito din 8. Ito din 8 din, di ba? Kuha?
kasi it, tapos intermittent man siya. Hindi siya nagka, magkakasunod-sunod siya, pero meron interval. Okay. Tarong, o certified, alaman na natin yung 1 half inch. Alaman na rin natin yung 8 inch. Ano naman yung 12 inch? Saan makikita yan? Okay, very good. Magandang tanong. Okay. Iris ko muna to. Excuse me, mga ka-certified. See, umubo si ka-certified. Okay. Now, yung 12 inch naman ay yan yung insaktong interval ng insaktong sukat ng interval ng mga weld from first pitch center to second weld center din. Okay, kunin natin. Yan! Kuha! Yan si 12 inch. Nakuha na! Nakuha! O, pag nilagay dyan, 1/2 o isang, ibahin natin, 1/4. 1/4 yung lapad-laki. Tapos, halimbawa, ito 5 at saka, ano to, 5 at saka 4. Dapat yung sentro from center to center, center na eh, dyan, center din nga dyan, at saka center din nga dyan, naka 12 inch yan. So, kuha mga ka-certified? Okay? Nakuha nyo? Okay, very good. Kailangan tanda na, ito yung tinatawag natin intermittent fillet weld. Diba? Merong buong welding na may sukat na 8 inches, tapos yung center to center distance na nag-up ay naka-permise ng 12 inch. Huwag kayong malito. Pag ang sukat before the miniature drawing, yan yung sukat o kapal ng ititira natin. Pag dito naman, yan yung sukat ng welding. Halimbawa, tapos pag 8 inch, dyan lang. Tapos, sukat na naman dyan ang 12, center. Kunin nyo. Magbilang kayo. Tinuruan ko na kayo ng paano magbasa ng metro. Kaya, alam kong ito'y naiintindihan nyo na. Di ba? Ay, mga bright man kayo. Isang gabi lang, memoryalo na nyo na yung inches natin. Okay? Ano yung una? Intermittent fillet weld. Yung pangalawa? Number 2. Chain. Chain, intermittent, intermittent fillet weld. Yun. Kung spilling tayo dito, walang niya. Yun! Chain, intermittent fillet weld. Okay. Sinabi niyang chain. Ano yung chain? May idea? Okay. Kung wala, sige. Ka-certified chain! Kadina yun, ano? Very good! Ang galing mong mag-isip, di ba? Chain, kadina! So, ibig sabihin, yung intermittent fillet weld na ating i-discuss ngayon ay parang nakapurma ng... Okay, narinig kita. Kadina, di ba? Ano man yung itsura na kadina? Magkakasukat at saka kabilugyan ng buwan. Hindi, kabilaan. Kanta man yung sayo. Okay. Kabilaan, di ba yung kadina, kabilaan yun? Halimbawa, yan. Okay, yan. Since na sa drawing natin, alam nyo naman, magaling tayong mag-drawing, mga ka-certified. Ang importante ay, meron kayong maintindihan. Okay. Di ba, para nakakadina na siya, top view pa rin ito, top view. Okay, laging tandaan. Tanungin agad sa utak, ano ba yung drawing ni sir? Ah, parang kwarto yan. Dito, isa, dalawa, tatlo, apat, apat na kwarto yan. Hindi, upuan yan. Wag! Welding ang pinag-usapan natin dito. Tingnan nyo at tanungin nyo sa sarili nyo, anong view yan para ma-figure out nyo. Okay. So, halimbawa, yung naka-side view siya, ganun pa rin. Kunti lang naman makikita natin side view. Di ba? Ganyan lang o ganyan. Pero, mahaba to mahaba. Ha? Kuha nyo? Okay. Yan. Yan yung tinatawag natin, chain intermittent fillet weld. Pero ano sa welding symbol yan? Okay. Delete ko na to. Erase ko pala. Delete. Parang nasa computer. Ha? Okay. Ngayon, dito. Yan. Excuse me, mga ka-certified. Ayan. So, ngayon, may halimbawa ay mayroon tayong tinatawag dito na kasi kabilaan yung drawing, siyempre, yung miniature welding symbol na tinapili ay kabilaan din, di ba? From arrow side, and then yung isa eh, other side.
Eh, syempre, kabilaan din ito. So, ibig sabihin, kung ito ay one half ang laki, eh, di one half din ito. Dito din dahil kabilaan, eh, di kung one half to, di one half din ito, di ba? Ngayon, yung sukat na malapit sa buntot, halimbawa, ito, sabihin na natin, 8 to 8, gaya, ng, gaya kanina, ito ay 8, day, and then 12, then ito din 8 at saka 12, kasi dalawahan man sila, di ba? Kuha mga ka-certified? Hmm. Then ito, 8 at saka 12, halimbawa, ito yung lapad, laki, di ba? Nang willing natin, ngayon, ito, sukat nga, 8 nga yan. 8, ito din, 8. Magkasing sukat, magkasing laki, magkasing haba, magkasing tigas. Ayun. Di ba? Bakal man, kaya matigas. Yun. So, parang ang kadina. Di ba? Kung napansin nyo sa kadina, halos magkakatugma silang lahat. Ngayon. So, nakuha na natin yung, ito yung haba. Ah. Okay. Tandaan nyo. First number of first, unang sukat ay yung haba ng welding. Kuha? Yung pangalawang number ay yung interval o yung gap from center to center. Yan. To center to center to. Gitna. Okay, 12 inch. Yan. Gitna din yan. 12 inch din yan. Yan. 12 inch din yan. Okay. Kuha mga ka-certified. Ano ang kaibahan kanina? Ang kanina ay isang bahagi lamang. Kasi wala mang symbol dyan. Nasa baba lang naman tayo, di ba? E ngayon, may symbol ka parehas. So, yan. Kaya siya nagmukhang kadina. Okay, ano yung number to? Oh, yung una pala. Yung una, intermittent filiwell. Ito, chain intermittent filiwell. Chain, kadina. Para siyang naka kadina. Okay, mga ka-certified. Naintindihan nyo? Ka-certified, naintindihan? Okay, very good. Okay, yung pangatlo naman. Delete na naman to. Parang computer. Irisin natin. Yung pangatlo naman ay tinatawag natin staggered. Staggered. Intermittent pa rin. Intermittent. Intermittent. Fillet weld. Fillet pa rin. Diba? From the word staggered. Yung pangalawa, chain, parang kanina ngayon, staggered. Ano naman yung staggered? Ha? Okay, sinong may alam? Ka-certified, ang alam ko, staggered. Halimbawa, nangutang ka, staggered yung payment. Wow, ang galing! Diba? Magaling ka talaga. Okay, parang gano'n na rin. Sige. Ano naman yung drawing nito? Okay, tingnan natin. Naka-top view pa rin to. Oh, bakit? Okay, hindi na siya. Hindi na nagdo-draw. Yun, naka-top view pa rin siya. Yun. Top view ha, huwag kalimutan, top view. Anong view? Top view. Tapos may side view tayo dito. Siyempre may side view, side view yan. Diba? Parang side bit ba? Side view, side bit. Okay, side pocket. Now, so ngayon, ganun pa rin. Kasi yung nakasabi, staggered intermittent filiwell. Okay, ilisin natin para magkaroon tayo dito ng kuwang. Basta isulat nyo, huwag nyo memoryahin. Kasi yung utak natin, may limitasyon niyang yung kaya niyang i-memorya. Okay? Hindi naman tayo si Einstein. Okay? Dapat yung ballpen at saka papel o notebook natin, yun yung maging Einstein natin para meron tayong mabisita. Okay? Pwede natin bisitahin kung meron tayong malimutan. Okay? Very good! E ngayon, yung drawing niya ay ganito yung muka. Okay. Okay. Huwag ka munang mawala, kaibigan. Okay, kailangan ng bumili. Wala pa tayong budget. Okay. So, ngayon, ito yung welding symbol niya. Okay. Anong napansin nyo? Okay. Ano muna natin dito? Balin, ilipat natin. Balhin natin kasi Bisaya tayo. So, ilipat natin dyan. Okay. Anong napansin nyo sa drawing? Kanina, ganito yung drawing, oh. Yun, kabilaan yun, di ba? Ito, kabilaan pa rin naman, di ba? Pero, anong napansin nyo? Okay, very good. May narinig ako. Hindi? Hindi magkatugma. Okay. Di ba? Hindi magkapareho. Kasi yung isa, parang nag-slide ba? Nag-overlap yung isa.
Di ba? Kuha niya mga ka-certified. Okay. Tapos may nakalagay dito 1 half. Ito 1 half din. Okay, para pareho sila. At yung isa naman, the same example kanina is 8 by 12. Ito din 8 by 12. Ngayon, ang tanong, anong muka dito sa drawing? Anong muka niya? Ha? Sino makapagsasabi? Okay, dahil staggered siya, ibig sabihin, kabilaan yung interval niya. Very good. Eh, halimbawa, ito yung 1 half. Sige, 1 half. Okay, balikan na naman natin. Huwag natin kalimutan yung lapad ng tira natin. 1 half inch yung lapad niya. Itong 8, sabi mo kanina, ka-certified, eh, ito yung haba ng gagawin nating welding. Very good. Hindi nali? Hindi nali? Hindi naligo? Hindi. Hindi nalimutan. Ayun ang sinasabi ko. Ngayon, dahil ito ay staggered intermittent fillet weld, dito ba tayo? Dito? Sunod ba natin? Abay, hindi. Hindi naman to chain. Hindi din ito simple intermittent welding lang. So, dahil ito staggered, instead na dito tayo mag-welding kasunod, dito sa very good, sa kabila. O tingnan mo, sa drawing, oh. Hindi sila magka ano man, di magka tugma. So, kailangan yung welding natin, hindi rin magka tugma. Okay? Tapos, dito na naman, naka-staggered man siya, di ba? Kuha nyo. Ito 8, ito 8, ito 8 din, 8 inch, 8 inch. Lahat ng yan ay 8 inches. Ngayon, nasan yung 12? Kasi certified, sabi mo kanina, yung 12 inch ay sukat o interval from center, from first weld to the other weld, center to center sila, yung distansya niya. Wait, tingnan natin. Tama ba yung sinabi ko? Okay, parang nagkamali ako sa pagtagalog. Ha? Okay. Ito sintro. Ito din sintro. Ito din sintro. Okay, kung susukatin mo ito, yan at saka yan, 12 inch yan. Kuha ka certified? Kuha! So, alam kong nakuha nyo, magagaling kayo eh. Di ba? Okay, ngayon. So, ito yung pangatlo, di ba? Ito yung tinatawag na staggered intermittent fillet weld. Okay. Basta ang tandaan nyo sa staggered, eh, yung drawing, miniature drawing niya ay hindi magkatugma. Ibig sabihin, nag-overlap yan. Overlap. Overlapping dito. Ah, hindi pala overlapping. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry for the word. Ano siya? Hindi siya sa iisang lugar. Okay. Diba? Dito. Tapos sa kabila naman. Kasi mali pala yung overlapping eh. Nagka, ganun yun eh. Nagka, halimbawa, yan yung pagdugtong mo, nag-overlap, ganyan. Nakapatong yung isa sa isa. Ito hindi na nakapatong, kaya lang nasa kabilang kanto siya, nag-welding, di ba? Okay. So, kung tignan mo dito, welding siya dito, welding din dito, pero dito banda, doon sa may gitna. Okay, kuha ka certified. Yan yung staggered intermittent fillet weld. Ito lang yung tingnan nyo, okay? Review, ito yung kapal, ito yung haba, at ito yung distansya ng interval. Okay, kapal, haba ng welding, distansya ng interval. Kuha mga ka-certified? Very good. Alam kong magagaling kayo. So, pangatlo na yun, ha? Number 1 is intermittent fillet weld. Number 2 is chain intermittent fillet weld. Number 3 is staggered intermittent fillet weld. At yung number 4 naman ay yung tinatawag nating intermittent and continuous fillet weld. Okay, sunod natin. Intermittent and continuous fillet weld. Yun. Okay.